Na-excite ako at syempre natutuwa yung puso ko dahil akala ko wala na yun. Akala ko na-cancel na yun pero hindi pa pala. Natuloy pa rin pala, tinuloy pa rin. So i-explain ko sa inyo mamaya kung ano yun. And choice, so yes, finally. Ayan, yun yung itsura niya. Hindi pa pala tapos eh. Pero ginagawa, 3 floors yan. 1, 2, 3. Ano ka ganyan mo? What? Tinanggal. Ano yun? Tinanggal yan? So, isipan nyo. Ayan na. Ayan na. Oho. Talagang nakainit ng ulo. Hawak mo na lapit na. Oh no! What is up, mga joya? So, what is up, mga Choy? I am back with another vlog. And for today's video, well, wait lang. Papakita mo na ako sa inyo sa ilalim ng araw. Nung may sunlight, bubuksan natin ng kurtina dito sa aking kwarto. Yan, tignan natin. Tignan nyo, sobrang fresh ko, di ba? Hindi dahil sa ligo yan, oh. Oh, ang fresh, boy. Sobrang fresh ko kasi bago akong workout. So, nawala lahat ng toxin sa katawan natin, kaya siguro mukha tayong fresh ngayon. Pero, pag nakaligo na tayo, mukha na ulit tayong haggard. Baliktad. Pero anyway, ngayon kasi, kung naalala nyo dun sa isa kong vlog, eh, sinabi ko sa inyo na meron kaming pupuntahan at titignan ng aking nanay or ng aking mami. At tapos kasama yung pinsan ko, well, naiba yung plano nun, di ba? Ngayon, yun na yung gagawin natin. Tapos mamaya, meron pa tayong pupuntahan kasama yung pamilya. So, eto ang aking mama. Ma, hi ka. Hi. Ba't yung sis-dress? Online, bro. E, paano yun? Nakansin yung order mo? Okay, so ang labo. Si mama nagagalit siya kasi tumataba daw siya. Gusto niya raw magpapayat. Pero, hindi siya tumitigil. Kakakain, kaka-order ng pagkain. Tapos gabi-gabi na lang ang dami ng order. Akala mo, fiesta palagi. Pero gusto niya pumayat. Pero that's not the point. Ngayon, kailangan ko na maligo kasi pagkatapos ko maligo is alis namin ni mama, silipin namin yung kung ano may papakita ko sa inyo. Na-excite ako at syempre natutuwa yung puso ko dahil akala ko wala na yun. Akala ko na-cancel na yun pero hindi pa pala. Natuloy pa rin pala, tinuloy pa rin. So i-explain ko sa inyo mamaya kung ano yun. Pero sa ngayon, kailangan ko na maligo kasi umuulan na, baka mamaya lumakas pa yung ulan and meron pa nga tayong pupuntahan. So let's go! Okay, Choy, so I am ready to go. Ayan. Tingin niya kasi papakita ko siya. Hindi ko siya papakita. Hindi ito papakita, ma. Huwag ka magalit sa akin. Nagalit siya sa akin kasi yung buhok niya hindi pa rin maayos. Alam mo, hindi ko magets kung sino ang gumawa nun sa nanay ko. Ayusin mo, ha. Susunod. Uy, sabi ko, ano niya ako? Ano? Highlight, sabi mo. Highlight. Oo, oh. Gusto ko yung gray. Kasi sabi ko, para pag kulay gray. Kulay gray. Kulay gray. Halata, oo. Oh. Anong ginawa? Sira ulo, ginawang kalawang ulo. Papatayin niya. Ah! Ginawang kalawang daw. Ma, yan o. Pakita. Edric, ano yung tao sa'yo? Bakit? Bakit? Pakita nga. Oh. Kalawang ba yan, ma? Ayun na nga, nag-aayos lang si mama. Tapos alis na kami dito. Dadaling ko kayo kung saan. Well, mamaya, mabasa mamaya ako na sabihin sa inyo. Dadaling ko kayo doon. So, let's go. Ma, tara na. Okay, so, ayun na nga. Dito na kami ngayon sa kotse. And, here's my driver for today. Yeah, hi, driver. Antari naman ang driver na to. Kung ako talaga, hindi ko i-hire tong driver na to. Mataray. Nagagalit sa pasahero. Pero anyway, ayun na nga. So, ganito yung kwento niyan. Yung pupuntahan namin is, actually, yun ang aking bahay. Ayan, so ganito yung kwento niya. Dati kasi, nag-invest sa isang condo, di ba ma? Doon sa Paranaque. Pero ang nangyari is, pinull out na lang yung pera doon kasi naisipan na bahay na lang yung kunin. Since meron dito nagbukas na, Choice, ang ganda nung promise, ang ganda nung bahay. Promise, ang ganda nung gawa. Nakita ko yung videos. Nilagay niya dito yung pera. Ngayon, akala ko kasi nung nagkalintik-lintik na lahat, bago pa mag-lockdown, dun yung dapat sa condo, tapos... In-invest na yung pera dun. Oo, in-invest na yung pera dun. Tapos nung nag-lockdown, pinulat yung pera dun. Nakita ko to ginagawa itong subdivision na to malapit dito sa amin. Oo. Sabi ko, better off na i-pull out yon. Yung pera doon, ibenta. So, at fortunately, may kumuha. Uh-huh. So, nung kinuha yun, dinown natin doon yung, dinown dito sa subdivision na to. Mm. Yun, before lockdown yun, naayos. Ayun, so before lockdown yun, naayos na yun. So, nung lockdown, okay pa kami noona, tapos biglang alam niyo na yung nangyari, nagkawatak-watak, nagkalintik-lintik. Akala ko, hindi na natuloy itong bahay na to. Kasi akala ko, kumbaga, pinabayaan na. Pero ang nangyari pala is, sinalo pa rin na nanay ko, ayan, pupunta na natin yung bahay. So, excited na rin ako makita. Kasi... Actually, hindi pa siya tapos. Turnover next year pa. Oh, next year pa yung turnover. Pero ang pupuntahan natin is yung mga parang sample. Model unit siya. Yung model unit nila. So, papasilip ko sa inyo. And excited na ako doon. Pero... Ayun, malapit lang naman yung dito eh, no ma? Ayun, so,
Update yung kayo pag nandun na kami. Papakita ko sa inyo yung bahay na yun. So, let's go. Ito yung pangalan ng subdivision. Penthouse, yan tama? Ayan, no? Penthouse, Jubilation Enclave North. Ayan, so ganyan yung magiging itsura ng bahay. Pero, saan ba yung pwedeng pasukin dyan, ma? Ito natin. Tignan natin kung saan yung pwedeng pasukin dyan. And choice, so yes, finally. Ayan, yan yung itsura niya. Hindi pa pala tapos eh. Pero ginagawa, 3 floors yan. 1, 2, 3. So, maganda to. Pag nakita niya yung tapos niyan, so tunnels yan. So, ayan. Yeyo. Ayan, choice. So, nagkakaroon lang tayo ng konting problem kasi hindi natin alam kung ano, kung yun, pwede pasukin. Nasabi kasi ng agent namin, pwede daw, pero hindi na ata pwedeng yun kasi meron palang construction na ginagawa. Pero ayan, para lang makita niyo yung gist, ayan yung maging itsura ng bahay. 3 floors siya. Kasi hindi natin pwedeng pasukin eh kasi meron yung gumagawa. So, siguro pagtapos na, pag pwede nang, or pagtapos na yung may construction na yan, babalikan na lang natin. Pero at least napakita namin sa inyo kung ano yung itsura. Yung! Ayan, so ayan siya choice. Magiging ganyan yung design niya. May kulay dito, ganun. Tapos 3 floors siya ulit, gaya ano sabi ko kanina. So ayan, tapos ito. Ang ginagawa pa kasi, sabi nila tapos na pala yan, kaso pinaulit lang. Kasi hindi maganda yung unang gawa. Pero yun, sobrang happy ako na magiging ganyan. Tapos, siyempre pagtapos na, hindi naman tayo masatisfy sa ganyan lang. Papagandahin pa natin lalo. Pero promise na nakita ko yung video na ito, ang ganda. Ayun, so na ano naman ni Mama, nakausap na pwedeng silipin dito lang. Ay, ayun, ginagawa. Okay. May interest mo, baka madumi yan, ha? Ayun, so yan. Well, siyempre, hindi naman ganyan lang itsure niyan, di ba? Gaganda, promise. Nalagtatry ko lang yan ng onting ano, ng onting parang mga clips kung ano yung itsura talaga ng bahay dun sa video na yung, sa parang animation yun eh, pero yun yung magiging itsura ng bahay. So, talagyan natin nun. In 3, 2, 1. Okay, so ayan o, parang magiging ganyan yung itsura niya dapat. Kita nyo, very colorful at maganda siya. So, ayan yung loob, ayan yung mga kwarto, tapos yun yung top. Box, clubhouse, yung amenities. O yung mga amenities nila. So, hopefully matapos na siya para ma-stayan na natin, paayos na natin din lalo. Okay, so alam mo, di ba, kumuha na kami rin sa Jubilation North. Ang next naman na plano ko, ma, sa Brent. Mas makapinumura sa Brent, ma. In your dreams. Hoy, ma, hindi, no. Pag tayo tumira sa Brent, ha. Ah, sige, bilhin natin yung ano dyan. Oo, sasabihin mo sa akin, not in your dreams. Siyempre, alam nyo naman yung Brent, di ba? Yan yung mga talagang village ng the rich and, ano, super rich. Kasi siyempre, yung tuition fee pa lang sa school, ha, so 1 million pesos na, di ba? I mentioned dyan si Pacquiao dati. Oo, dyan si Manny P. Sabi nila, wala na to, pero I'm not sure, ha. Oo, pero ayun. So, mamaya tignan natin yung sa Brent kasi baka bumili ako bukas. Alam nyo, ito talaga yung number one basher ko sa buong buhay ko. Kasi sabi ko, pinag-usapan namin yung sana yung mga lahat ng pera na labas ko before in-invest ko sa ganito, ganyan. Kasi honestly naman talaga, marami akong labas sa pera. Pero it doesn't matter. Pero what I'm saying is, yun nga, sana nakatayo na lang ako ng paupahan naman. Ganun. Pero sabi ko sa kanya, paano kung yung bahay dun sa penthouse, eh gawin ko na lang ganun, paupahan. Tirahan ko muna, tapos papaupahan ko. Sabi niya, oo, pag nakabili ka ng bahay sa Brent. Number one basher! Grabe. Hindi, pero syempre, alam yun, ito lang talaga, gusto kong maging serious muna for a moment. Hindi na kasi tayo pa bata. Gaya nga nun sabi ko kay mama, tsaka kinausap ko rin si papa na, ako, gusto ko mag-settle ng 27, 28 years old, ganun. Gusto ko maging, ano na, maayos, maayos. Kumbaga, settled. Ano ka, komportable ka sa buhay mo, ganun. Correct. Yun yung gusto ko. And, alam mo yun, sa lahat ng nagdaan sa akin, ang dami ko natutunan talaga. Ngayon, gusto ko talagang, alam mo yun, mistakes are made, syempre, in life. Pero, don't let your mistakes define you kasi maaayos mo pa naman lahat ng mga naging problema mo sa buhay mo. So, ayun, syempre ngayon, patanda na tayo, kailangan na natin mas maayos na. Save and save. Yes, save and save, and we're gonna invest. Ayun, so, kung mga gustong kumuha dyan ng insurance, kontakin niyo yung pinsa ko, si Mark Anthony Sulieza. Ito po ang kanyang Facebook, kaya nakalagay po dito. Mark Anthony Sulieza, yun ang pangalan niya, kasi ako kumuha ko ng insurance sa kanya. So, ayun, kumbaga, sinisecure ko lang din yung future ko at yung magiging asawa ko, yung sa mga maging anak ko, sa pamilya ko in the future. So, ayun. Kung gusto nyo, kontakin nyo si Mark.
Si Mark na ang bahala sa inyo. Right choice, so umuwi muna kami para kunin ko din yung kotse, tapos pupunta kami dun sa shop sa Pancit Malabon, kasi magsasama-sama kami lahat. Dadaan ata kami sa memorial, bibisita kami rin sa puntod ng lola ko. So ayun, update ko naman kayo, sama ko kayo today. Hindi pa tapos yung vlog ko, so let's go. Right choice, so andito kami ngayon sa cemetery. Ba't nagkaganyan mo? Tinanggal. Tinanggal yan? Tinanggal yung ito. Tinanggal yung bakit? Tinanggal yung itim mo, tinanggal po yung itim mo. Bakit? So ayun choice, tinanggal nila yung mga itim-itim na nakalagay. Hindi ko alam kung bakit, pero siyempre nagagalit si mama, di ba? Kasi siyempre, ba't naman tatanggalin ang hindi nagsasabi? Oh no! Natanggal. Alright choice, so ayun na nga, pumunta kami dito sa head office kasi nga nireklamo kanina kung ano yung nangyari. Yung dun tinanggal yung block doon na wala man lang pasabi. So punta na sila, tingnan natin kung ano yung nangyari. Look what's happening here. Hindi namin alam kung ba't tinanggal. Yung kotse ko lang, sir, kami dito. Tinanggal nang wala man lang sabi yung dun block doon sa puntod ng lola namin. So ayun boy. Ano masabi mo boy? It's very unethical. Yes. Why do you think they did it? Kasi at this point of time, kung kailan araw ng patay, tsaka nila gagawin mo. Tingin mo ba't nila ginawa yun, no? Wala, sabi nila, kasi pag dinadaanan doon ng grass cutter nila, may tendency daw mabasag. Sabi? May tendency daw mabasag. Oh. Eh di ko masira nila. Oo, wala. Eh di nila dadaanan ng grass cutter. Ano kasi logic yun? So di namin alam ano ba nangyayari. Ayan na, nagagalit talaga sila. Because, you know, it's very wrong. Sana, alam mo yun, nagtanong man lang sila or nagsabi sila na gagawin nila yun kasi sobrang hindi tama. Tapos yung palusot daw, kaya daw ginawa yun kasi wala daw dumadalaw. Eh, aalos every week naman daw, meron daw dito. May notice daw sila na pinapabigay, na binibigay. Na? Wala daw nagre-receive kasi wala daw dumadalaw. Anip? Ano yung receive? Eh, kailan lang galing kami dito, nag-estudo ng titulo? So yun, real life to, real life experience, hindi scripted to, talagang nakainit ng ulo. Ayan na, so yun yung nangyayari. So, sino nyo? Ayan na. Oho. Oh my. Hindi ko ma-video ang lahat to, choice. Ayan, so nabalik din naman pala nila. Kaya rin naman pala i-break, ba't tinanggal? Paano, boy? Alam mo ano yung maganda, boy? Balance na ulit yung buhay. Ay, balance na ulit yung buhay ko, boy. Namiss ko to, boy. Namiss ko to. May away na ulit, may gulo na ulit, ganun. Hindi na tahimik, boy. Tapos, ito pa yung nakakatawa, boy. So, ganito yung nangyari. Pagdating namin dito, wala nang itim. Ganito na agad si mama. Tapos, saan nang galing? Bakit nabalik? Hindi ko alam. Magic. Binalik nila nung inaway. Binalik nila. Ano sa'yo, mama? Ano sa'yo, mama? Marami mo kasi nagtuturo na naka-block daw yun. Sino nagtuturo dyan mga patay? Tinuturo na itong lapid na ni nanay. Tapos may video pa si Tito. Ma! Ano silang magagawa? Big shot ang nakalibing dito. Ayun niya eh. Hindi nila dapat pinakikialaman. Okay, choice. So, aalis na kami dito. Kasi gagawin namin is, kakain kami sa Japanese restaurant. Kami kasama yung mga kamag-anak namin, kaming pamilya. So, gutom na rin ako. Kasi yung kinain ko lang buong araw is brown rice, corned beef, tapos isang donut. Kasi nagda-diet na talaga ulit ako. Alam ko talaga nag-gain ako ng weight, kaya nagpapapayat na ulit ako. Binabalik ko yung dati kong katawan, yung mas payat pa. So, ayun. Pupunta na kami ngayon dun sa Japanese restaurant. Well, dadaan muna pala kami dun sa shop, tapos sa Japanese restaurant na kami diretso afternoon. So, ayun. Set na ako kumain kasi gutom na talaga ako. Kaya, let's go! Ayun, so nandito na kami sa Umenoya. Dito siya, located sa Brent. And siyempre si Makmak pa-host niya yung girlfriend niya. Oo, sana all may jowa, boy! Sana all may jowa! Anyway, ayun, mag-order kami dito ng Japanese food. Siyempre, ano pa nga ba to? Japanese restaurant to. Nakakamiss kasing kumain ng tempura tapos ng mga salmon sashimi, tuna sashimi. So, papasok na natin sila. Gutom na talaga ako, boy! Boy, tara na, boy! Pero anyway, nag-order pa kami ng pagkain. And gutom na ako. Alam niyo yung dila ko, nagtatakam na talaga sa tempura tsaka sa mga tuna sashimi ganun. Miso ko kung kakain ako nung yung spicy salmon roll na maki. Kaso kasi ayoko magkain, nagda-diet na ulit talaga ako. Inaabol ko kasi yung katawan nito. Idol ko to. Boy, pakita mo, flex mo yung katawan mo. Inaabol ko yung katawan mo kaka ko sa akin. Wag, okay maniniwala. Flex mo! Kailangan Boy, wala. Hindi, pero yun nga, gaya na sinabi ko kanina, kung gusto nyo ng insurance, Sun Life is an insurance company that offers multiple products according to your needs. So, pa-set up na kayo ng financial planning para ma-tailor fit natin yung policy. Hindi masyado malamig dyan. Dito ang malamig. Ayun, so sa mga gusto dyan, syempre, para i-secure natin yung future nyo. Pagkatanggalin mo muna yung mga cellphone. Alam nyo yun, kumuha na kayo ng insurance. Kontakin nyo si Mark.
Lalagay natin sa description box dito kung ano yung page ni Mark kasi meron siyang page. Okay, so story time. Meron akong ginawang kalokohan dito sa group chat namin. Kasi nagsimula to kanina umaga nung nag-i-English, nagkokonyo-konyo kami ng mga pinsan ko. Tapos tawagan namin pare. Ginawa ko lahat ng nickname nila ng member ng grupo na yun. Nilagay ko pare yung nickname. So nalilito sila. So tingnan niyo pag tinype mo yung pare dito. Ano ba? Type ko yung pare. Boom! Lalabas lahat to. Kaya nalilito sila. Dito nila alam ko sino yung nagbe-message kung kanino. Tita, ano yung sinasabi nyo? Nalilito na rin kayo? Nalilito ako. Bakit sino ba yung mga pare na yan? Lahat na lang pare. Ikaw, tita. Ikaw, tita. Litong-lito. Naiinis na ako. Ikaw, ma. Nalilito ka rin ba? Oo. Sino si pare? Bakit sino yung pare? Dapat tapos pare na naman yung isa. Sa picture ba siya? Lahat ginawa akong pare, boy. I love storms kasi pare. I love storms pare. Okay, so yun yung in-order namin. And then in-order din nila yun. Ayan. Pero hindi pa ako kompleto. Order pa ako tempura at saka yung spicy salmon roll na maki. O, tignan nyo si mama. Di ba ganyan yung mga tita talaga? Mga ganyan mag-selfie. Matitang-tita. Di ba ganyan yung mga tita? Tita sa kanila. So, ito na yung order ko. Yung tempura. Tapos hinintay ko lang yung roll. Tsaka yung uni. Nag-order ako ng uni. Hindi ko ba? Alam, gutom na gutom ako. Let's eat. You know. Napagod yung bag ni mama. Kailangan mo po. Kaya tumabi sa akin. Bye-bye. Hi, boy. Tita, bye-bye po. Bye-bye. Bye, thank you, man. Tita, bye-bye po. Bye-bye. Thank you very much, Dao. Thank you, Alvin. Ay. Thank you very much. Tita, bye-bye po. Bye, tita. Boy, bye-bye. Bye. Kuya Al, bye-bye. TikToker. O, pakita mo yung TikTok mo. Hello, Choy. So, I'm back home. So, what another fun and tiring day, syempre, with the family. So, ayun. I guess ito ko na rin natapusin itong vlog na to kasi kailangan ko mag-wash up maya-maya kasi bukas din maaga rin kaming aalis dahil meron kaming lakad na pupuntahan nila Aga tsaka nila Jai and nila Albert. So, mayaman yun. I'm sure kasi gagawa naman kami ng contents doon. Pero, ayun. If you did like this video, hit the like button. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hit the bell button para notify kung mayroon akong bagong vlog. And please don't forget to follow me on all of my social media accounts. Instagram, Twitter. Lagang sinasabi, if you believe in a dream turns into reality. Ingat kayo palagi. On to the next one.